matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Sa nakaraan nating video, tinalakay natin ang chapter 14 at 15 ng librong The World's 16 Crucified Saviors or Christianity Before Christ ng author na si Hersey Graves. Ngayon naman sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang ating pagbabasa at tatalakayin naman natin ang chapter 16. Tatalakayin natin ngayon ang mga Diyos na pinako sa krus ilang libong taon bago isilang si Jesus at pag-uusapan din natin ang maling pagtingin natin sa karakter ni Judas at sa kanyang koneksyon sa crucifixion ni Jesus. Heto na muna ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manunood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, KLE, just love. Ngayon may disclaimer na tayo at pwede na magsimula. Kumuha ka na ng pandikoko at kape. Umupo at mag-relax dahil tatalakay na natin ang mga Diyos na pinako sa krus bago isilang si Jesus. Noong panahon ni Jesus, ang mga tao ay hindi naniniwala na siya ay pinako at namatay sa krus. Ito marahil ang rason kung bakit isinulat ni Paul ang 1 Corinthians chapter 2 verse 2 kung saan mababasa natin na barang kanyang binibigyang diin na siya ay naniniwala na si Jesucristo ay pinako at namatay sa krus at hindi niya gusto yung paniwalaan at malaman ang mga bagay na kukontra sa idea na ito. Kapag binasa natin ang verse na ito mula kay Paul, mabubuo ang impresyon na ayaw niyang malaman ang kasaysayan. Sinasara niya ang kanyang isip sa posibilidad dahil ang crucifixion lang ni Jesus ang kanyang nais paniwalaan. Nakalungkot ang bagay na ito mga ka-LE dahil kung nagbasa si Paul ng history book noong siya ay nabubuhay pa, magugulat siya kapag nalaman niya na marami ng mga mesaya o mga tagapagligtas ang pinako sa krus ilang libong taon bago pa ito mangyari kay Jesucristo. Ngayon mga ka-LE, natural lang sa mga relihiyon na gamitin ng takot upang kontrolin ang kanyang mga tao. At natural lang din sa mga relihiyon na ipagbawal sa kanyang mga miyembro ang mga kaalaman at idea na kukontra sa kanilang mga doktrina at paniniwala. Halimbawa na lang mga ka-LE ay ang pagbabawal sa kanilang mga miyembro na magbasa ng mga historical at scientific books. Para matakot ang kanilang mga miyembro na buksan at basahin ang mga materialis na ito, ang mga ito ay kanilang babansagan na likha ng mga demonyo at paniniwalain nila ang mga tao na sila ay parurusahan ng Diyos kapag sila inagsaliksik at dinagdagan nila ang kanilang kaalaman. Ngayon mga ka-LE, ang ganitong klase ng manipulasyon sa isip ng mga tao ay nakalikha ng loyalty. Sa ganitong paraan, kanilang masisiguro na hindi magsasaliksik ng karagdagang kaalaman ng kanilang mga miyembro at hindi nila kukwestiyonin ang kanilang mga turo. Ngayon mga ka-LE, nakalungkot ang bagay na ito. Ang kasaysayan ay puno ng records ng mga mesaya at Diyos na pinako sa krus bago pa man ito mangyari kay Jesus of Nazareth. Lumalabas sa mga research na bago pa ipako si Jesus sa Mount Calvary noong circa 33 CE, mayroon ng 16 na mesaya mula sa iba't ibang kultura ang namatay sa ganitong paraan. At ang pinakamaagang recorded history ng ganitong religious practice ay mula pa sa sinuunang Egypt noong circa 1,700 BC, 1,700 years bago isilang si Jesus. Ngayon mga ka-LE, ang unang crucified messiah na tinalakay sa ating libro ay si Lord Krishna ng India na pinako sa krus noong circa 1,200 BC. Tulad ng ibang crucified gods, may mga ebidensya din na si Lord Krishna ng India ay talagang pinako sa krus at ang kaganapang ito ay itinala ng kanyang mga tagasunod. Sa katunayan nga mga ka-LE, ang kwentong ito ni Lord Krishna ay dokumentadong itinala ng writer na si Edward Moore sa kanyang librong The Hindu Pantheon.
Sa librong ito, makikita ang representasyon ni Lord Krishna na nakabitin sa krus at may butas ang kanyang paa. Palatandaan at patunay na siya ay totoong ang pinako sa krus tulad ni Hesukristo. Heto pa mga ka-LE, marami pang ibang sinaunang libro na nasa British Museum na ngayon kung saan makikita ang Diyos na si Krishna na nakapako sa krus sa paraang nahahawig kay Jesus. Ngayon mga ka-LE, ang pinaniniwala ang pinakamatandang kwento ng Diyos na pinako sa krus ay matatagpuan sa Egypt. Ito ay ang kanilang Messiah God na nagangalang Tulis na pinako sa krus humigit sa 3,720 years na ang nakararaan. Si Tulis o Sulis ng Egypt ay isa sa pinakamatandang Messiah sa buong mundo. Sinasabi na siya ang Diyos ng grasya at katotohanan. Ayon sa isang author na nagangalang Mr. Wilkison, ang mga impormasyon tungkol sa Diyos na ito ay kanilang natuklasan sa mga sinaunang kasulatan na mula pa noong 1700 BC. Ang mga kasulatang ito ay nakatago sa loob ng templo kung saan siya pinaniniwala ang inilibing. Ang Diyos na si Tulis ay namatay sa edad na 28. Siya ay tinorture at pinako sa krus, inilibing at muling nabuhay. Matapos ito, si Tulis ay umakyat sa langit kung saan siya ay naging tagahukom ng mga kaluluwa ng mga namatay. Ngayon mga ka-LE, maski sa hanay ng mga Anunnaki gods, mayroong ding Diyos na pinako sa krus at ito ay si Tammuz o Dumuzid. Ayon kay Mr. Higgins, 1,160 years bago isilang si Jesus, ang Diyos na si Tammuz ay pinako sa krus upang ang mga tao ay mailigtas at mawala ang kanilang mga kasalanan. Mayroon pang isang sinaunang passage kung saan sinasabing ang paghihirap at pasakit na dinanas ni Tammuz ay para sa kaligtasan ng lahat. Patunay na siya ay isang tagatubos ng mga kasalanan. Ngayon mga ka-LE, alam nyo ba na bukod kay Jesus ng Nazareth, mayroon pang isang Diyos na nagangalang Jesus? Ito ay ang Jesus na sinasamba ng mga Celtic Druids tulad ni Jesus of Nazareth. Ang Jesus ng mga Druids ay pinako rin sa krus kung saan siya ay tinabihan ng elepante at tupa. Ngayon mga ka-LE, bibilisan na lang natin ang ating talakayan sa ilan sa mga Diyos na ito para madaanan natin silang lahat. Noong 725 BC, may dalawang mesaya na pinako sa krus at ito ay sina Indra ng Tibet at Bali ng Orisha o Odessa. Ito ay isang rehiyon sa India. Noong 622 BC naman, ipinako ang Diyos na si Lao ng Nepal. Noong circa 600 BC, may tatlong mesaya na pinako sa krus at ito ay sinasikaya ng India, si Alcetos ng Greece at si Mitra, ang sun god ng Persia. Heto pa mga ka-LE, noong 587 BC, si Quetzalcoatl ng ancient Mexico ay pinako rin sa krus. Noong 522 BC, si Vitoba, isa sa mga mesaya ng ancient India ay pinako rin sa krus. Noong 547 BC, si Prometheus, ang Lightbringer, ay pinako rin sa krus. Noong 506 BC, ang Roman god na si Quirinus ay pinako sa krus. At noong circa 33 CE, ang ating mesaya, si Jesus of Nazareth, ay pinako rin sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ngayon mga ka-LE, kahit mahaba na ang ating listahan ng mga Diyos na pinako sa krus, ito ay hindi pa rin kompleto. Panigurado mga ka-LE na marami pang mga Diyos mula sa sinaunang mundo ang pinako sa krus na hindi pa natin nalalaman. Posibleng ang kanilang mga records ay nawasak o hindi naman kaya ay nakatago sa mga lihim na sinaunang religious places tulad ng mga kuweba at templo. Ngayon mga ka-LE, tinanong ng author ang bagay na iniisip nating lahat. Kung itinuturing natin na napakahalagang kaganapan ang pagkakapako ni Hesukristo sa krus dahil ito ay sumisimbolo sa pagkakatubos ng ating mga kasalanan at pagkakaligtas ng ating mga kaluluwa at ng mundo, ano kaya ang ibig sabihin nito para sa atin ngayong nalaman na natin na ang tradisyon ng pagpapako sa krus ay ginagawa na pala ng mga paganong kultura bago pa isilang si Hesukristo? Ayon sa author, kung bubuksan nating mga Kristiyano ang ating isipan at titignan ang kasaysayang ito nang wala ang mga religious ideology na itinuro sa atin, makikita natin ang katotohanan na hindi natin kailangan ng marahas na religious human sacrifice tulad ng pagpapako sa krus upang mapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan at iligtas ang mundo. Nasabi ito ng author dahil si Jesus ay isang halimbawa ng human sacrifice. Dahil kung iisipin nyo nga naman mga ka-LE,
isinakripisyo ni Jesus ang kanyang sarili upang matubos ang ating mga kasalanan. Ngayon mga ka-LE, malabong mangyari ang bagay na ito. Malabong matanggap ng mga tao ang katotohanan na hindi lang si Jesus ang Diyos na pinako sa krus. Ito ay dahil tayong lahat ay tinuruan na maniwala at mag-focus lamang sa idea na si Jesus lamang ang Diyos na ipinako sa krus. Bukod pa rin mga ka-LE, sa loob ng mahabang panahon, mayroon talagang mga tao na pilit minamanipula ang mga impormasyon at pinipigilan ng mga historical records na makarating sa atin. Dokumentado sa ating kasaysayan ang malawakang censorship na ginawa ng mga sinaunang misyonaryong Kristiyano. Ang mga records, sining, iskultura at mga templo ng mga paganong kultura ay kanilang sinunog at winasak upang hindi natin mabasa at makita ang mga ito. Halimbawa na lang mga ka-LE ay ang masasamang bagay na kanilang ginawa sa mga religious records ng ancient India. Ayon kay Mr. Higgins, noon may isang British politician na nagtungo sa India dahil nais ng British government na mapag-aralan ang Hindu religion at ang mga monumentong may kinalaman sa relihiyong ito. Ang kanilang mga natuklasan sa pag-aaral na ito ay kanilang nirecord at ipinatago sa Bishop ng Calcutta. Sila ay nakisuyo sa bishop na ito na dalhin ang kanilang mga records sa England upang ito ay mapag-aralan din ng mga scholars doon. Kaso, nang makarating ang mga records na ito sa London, ito ay wasak-pasak na at hindi na mabasa ng mga scholar. Napansin din nila na pinilas ang pahina kung saan nabanggit ang kwento ng crucifixion ni Krishna. Basically mga ka-LE, tinatago at winawasak nila ang mga kwento ng mga paganong Diyos na pinako rin sa krus dahil posibleng questionin at magduda ang mga tao sa doktrina ng simbahan kapag nabasa nila ang mga bagay na ito. Ngayon mga ka-LE, hindi nagtagumpay ang censorship na ito dahil may mga writers at mga historians ang nakapag-publish pa rin ang kanilang mga libro at nagawa nilang ilantad ang mga impormasyong matagal nang itinatago sa atin ng mga otoridad. Ngayon mga ka-LE, balikan muna natin si Jesus dahil may interesanteng punto ang author sa bagay na ito na maganda rin pag-usapan. Sinabi ko sa umpisa ng ating video na ang mga tao sa panahon ni Jesus ay nagdududa kung si Jesus ba ay totoong pinako sa krus. Ang kontrobersiya na ito ay ilang daang taon nang umiikot dahil ang mga historians na nabuhay sa panahon ni Jesus ay walang alam tungkol sa kanya at hindi rin sigurado sa bagay na ito. Ayon nga sa sikat na Christian writer na si Irenaeus, si Jesus daw ay hindi pinako sa krus dahil siya ay nabuhay hanggang sa edad na 50. Nakuha ni Irenaeus ang impormasyong ito sa sinaunang bishop at martyr na si Polycarp. Ngayon mga ka-LE, ayon naman sa bishop na ito, ang impormasyon na si Jesus ay hindi pinako sa krus ay nakuha niya mismo sa bibig ni St. John. Ngayon mga ka-LE, ang isa pang importanteng tanong kapag pinag-uusapan ang bagay na ito ay bakit ba kailangan nating ipako at patayin ang anak ng Diyos? Ano ba ang logic sa likod ng pagpapako na ito? Hindi ba tayo kayang iligtas at patawarin ng Diyos nang hindi natin tinutorture at pinapako ang kanyang anak? Kung iisipin nyo nga naman kasi mga ka-LE, ang pagpapako sa isang tao sa krus ay isang marahas, bayulente at barbarik na gawain. Ito ay isang bagay na hindi ko gusto yung makita ng ilan sa atin. Ngayon mga ka-LE, maraming tao ang hindi nakikita ang bagay na ito. Pero wala sa ating mga Kristiyano ang nakapansin na ang crucifixion ni Jesus ay illogical. Bukod pa riyan, hindi rin naging patas ang ating pagtingin sa karakter ni Judas dahil itinuturo sa atin na siya ang masama sa kwentong ito. Well, ano ba ang problema? Ganito kasi yung mga ka-LE. Para maintindihan natin ang sinasabi ng author, tanungin natin ang ating mga sarili. Mahalaga at kinakailangan ba talaga na ipako si Jesus sa krus upang mailigtas ang ating mundo? Kung ang sagot mo sa tanong na ito ay oo, hindi mo lang sinasabi na tama lang na minurder natin ang anak ng Diyos. Sinasabi mo rin na tama lang ang pantatraidor na ginawa ni Judas kay Jesus. Dahil kung talagang kinakailangan na maipako si Jesus sa krus upang matubos ang ating mga kasalanan, kinakailangan din na traidorin siya ni Judas upang mangyari ang pagpapako na ito. Sa madaling salita mga ka-LE, dapat pa nga nating pasalamatan si Judas sa kanyang ginawa dahil kung hindi niya tinraidor si Jesus, hindi mangyayari ang crucifixion. Ibig sabihin, hindi maliligtas ang mundo at hindi matutubos ang ating mga kasalanan. Ang logic na ito ay hindi nauunawaan ng maraming tao dahil hindi nila nilalawakan ang kanilang isip at nagpo-focus lamang sila sa pangtatraidor na ginawa ni Judas. Hindi nila nakikita ang naging resulta ng kanyang ginawa.
Hindi nila naisip na ginawa lamang ni Judas ang bagay na ito dahil yun ang papel na kinakailangan niyang gampanan. Ngayon mga ka-LE, sa pagtatapos ng chapter na ito, nagbigay ng note ang author para sa kanyang mga mambabasa. Ayon sa author, hindi niya gustong maniwala tayo na ang mga crucifixion story na pinag-usapan natin kanina ay totoong nangyari o hindi. Dahil sa kabanatang ito, gusto lamang ng author na ituro sa atin na marami ng paganong kultura ang naniniwala sa crucifixion ng mga Diyos bago pa dumating si Jesus at ang Kristyanismo. At ang author ay naniniwala na ang lahat ay sasang-ayon sa bagay na ito. Ibinibigay ng author sa ating mga sarili ang pagpapasya kung ano ang paniniwalaan nating totoo base sa mga ebidensya na kanyang inilahad. At ayan ang nilalaman o ang pagkakaintindi ko sa nilalaman ng chapter 16 ng librong The World 16 Crucified Saviors. Ito ay continuation ng ating pagbabasa sa librong ito. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi niyo sa topic natin ito? I-comment niyo na yan sa baba at babasahin natin isa-isa ang mga yan ha. Mga ka-LE, pwede kayong mag-join sa ating channel membership. Kapag kayo ay nag-join, makakatulong na kayo sa ating channel. Makasama pa kayo sa mga shoutouts natin sa ating mga videos. I-click nyo lang ang join button sa ating channel o hindi naman kaya i-click nyo yung link sa description ng video na ito. Huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating podcast channel, TikTok at Facebook page. Ang mga links sa mga yan ay makikita natin sa ating description. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado ah. Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala ah, mga ka-LE. Sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!